Magandang buhay, welcome po sa ating programang Sigaw ng Tagumpay. This is Pastor Gino Suelo at masaya po kaming kasama kayo today. Alam niyo po, napapagod ka na ba sa maraming nakakairitang sitwasyon ng buhay? Sa mga nakakairitang tao sa paligid? Dami ka na bang tampo at hinalaing sa buhay? I tell you, may purpose dyan ng Diyos. So today, let us learn the biblical perspective of dealing with people. Amen? Let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for the grace. Guide us that we may learn to live according to your way, that we may have right perspective, and that we may live right for your glory. In Jesus' name we pray. Amin. Alam nyo, sa Bible, minsan may nga nagtanong sa kanya, gustong itrap ng tao si Jesus Christ. Sabi niya, ano ba, Lord, ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Sabi na, paano mahalin mo ang Diyos sa lahat at lahat-lahat? Then, may dinugtong ang Lord sa Matthew 22 verse 39. Sinabi niya rin ito sa mga taong gusto mag-trap sa kanya. Love your neighbor as yourself. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga yung sinabi ni Jesus Christ. We need to love the people around you. Maging sino man sila, alam niyo po, we need to value people around us more than our possession and personal gains. Kasi minsan may mga personal tayong interest, kaya yan ang nakakahad lang. Minsan kasi ang battle na kasi, we are trying to look for things that they can't give. Minsan yung magusto natin mga bagay, hindi nila mabigay, kaya ayaw natin sa kanila. Minsan may mga bagay silang hindi kaya i-express, kaya minsan discounted ang experience natin sa kanila, kaya naiirita tayo sa kanila. But the truth is, no person is perfect. Walang taong perfecto. So why try to change them or mold them the way you want? Kaysa inuubos natin yung oras natin changing people, looking for things they can't give, why not starting valuing those people, loving them? Probably that way, sa ganong paraan, they will feel important and soon they will change and give what you expect. Amen? Kaya remember, we will live dito sa mundong ito once. We will just live once. We are all temporary in this world. Our permanent place is in heaven. One day, whether you like it or not, you will leave this earth. And same with those people around you. Pero ang question is, have you loved? Have you cared? Have you valued those people when they are alive? O tulad na lang ba tayo sa mga taong umiiyak na malakas sa araw-araw ng burol dahil yung taong mahal nila nandun na sa kabaon at hindi nila naipakita ang kanilang pagmamahal at namatay yung taong yun na puno na sila ng tampo at di pagkakaunawa? That's something to think, mga kapatid ko sa Lord. So if you have not yet shown your love to those people around you, today, may oras pa, do your best to love those people for God's glory. Amen? Kaya nga, give importance to those people around you. It's the only way of loving them. Don't hold back. Give it all. We will just live once in earth. Minsan nga kasi di nating magawa ito kasi always we are looking for the past. Sometimes we are looking for things in the past that are not available now. I tell you, it is a waste of time. Amen? But if you keep on looking in the past, baka mawala na rin ang present sa people, present people around you because of your attitude, and in the end, wala lang matira sa'yo. Kaya, so love people who love you today, and even your enemies love them. Tandaan nyo, lahat ng kaaway nyo, God gave you them today, in exchange of the past, for a reason, may dahilan. God has a purpose in everything. So value and love them hanggang may oras pa. Don't be late. Alam nyo, life is important. Life is more than important than money. Value people around you. Don't take them for granted. Kaya nga, sa araw-araw na ginagawa natin, pahalagahan natin. Remember, always value people more than anything in this world. If you lost your job, you can apply for another. But if you lost your family, where you can find another family? So value the people around you. Give time. Mag-effort naman tayo paminsan-minsan. If you have limited time, due to some reasons, make efforts that the time you spend to them are properly invested. Amen? Katulad sa mag-asawa, sa mga nag-work dyan. Tuwing gabi na lang kayo magkita, tapos mag-aaway pa kayo dahil yung ulam, di masarap ang pagkakaluto. Nakakatawa ito, pero nangyayari ito, mga kapatid ko. Masakit yun. Pero alam nyo po, sa totoo lang, we need to value people. Don't look on little mistakes, yung malilit na bagay, yun yung natitingnan yan. Look on the effort. Remember, mas malaga ang taong nagmamahal sa'yo, tandaan niyan,
At always nandyan sa inyo palagi, kaysa sa ulam na di masarap, o bahay na madumi, o labanang di na laban ng tama. Hindi naman ko sinasabi na huwag mong gawin ang trabaho ang pinakamabuti. But I am telling you that give space to mistakes. Nagkakamali rin naman sila. Mas mahalaga nandyan sila kaysa wala na sila. Kaya many people were today were cheated by Satan on this matter in relationship sa iba. Kasi itingin nila eh, kung hindi na ibigay, wala na. So, love people more than the things you are expecting them, things that they cannot do for you. Be happy and be satisfied. Love them for who they are as a person sent by God to love you. Do it today and remember, tomorrow maybe too late. Yeah. Tamang tanaw, love the people around you, then you will experience isang tamang buhay kay Lord. Let's pray. Father God in heaven, thank you Lord sa grace that help us to love people around us. Alam po namin, Panginoon, na sometimes mahirap, pero sa iyong biyaya, kaya mo, because there's a purpose why you gave them to us, and there's a purpose na nandito kami para sa kanila to express our love and care and value them in the name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, oras nito, alam ko mahirap tayong magpatawad, mahirap tayong gumawa ng mga mabuti sa mga tao to value people. Pero alam nyo, may value ka kay Jesus. Kung nais mo tanggapin si Jesus, mahal ka niya, tutulungan ka niya sa lahat ng kahinaan na yan. If you want to follow, to accept Jesus sa buhay mo, sumunod ko sa mixing prayer na ito, na parang ikaw nag-pray, sabi mo, Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. And Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Be with me forever. And Lord, guide me in Jesus' name. Amen. Kung tinagam mo si Jesus Christ, naniwala ko na born again ka, magbasa kang Bible, magpray ka palagi, mag-attend ka ng church na nagtuturo na si Jesus ay Panginoon at naniniwala ko, your life will be the best and God loves you so much. Kaya remember, kung gusto mong tamang buhay, value the people around you. Today, not tomorrow, because tomorrow, probably too late. Mahal ka ni Jesus, at mahal na mahal po namin kayo. See you next time. Share this to your friends, and we love you, and Jesus is Lord, and He loves you so much. To God be the glory.